Araw-araw po, sir, may pumupunta po na kung sinong Poncho Pilato na nakamotor doon sa amin po. Natatakot rin po kami, sir. Gusto mo tanggalan ko, pakita ko mukha niya ngayon sa TV? Siguro, sir, para yun na lang gusto po. Mo bang, gusto mo pang tuldo ka ng buhay ng kapatid mo? Pag pinakita ko yan, ano sa palagay mong gagawin ng dating yung samahan? Ano po, mapapatay po siya, sir. So ikaw nagsabi niya. Po po ay humingi sa inyo ng tulong. Dahil po yung kapatid ko, lagi po kami sinasaktan. Mga magulang po namin, sinaktan po niya. Mama ko po, papa ko po, Vincent ko po, pinipiran po niya ng baril. Tatapos po ako po, nito lang po nakaraan, sinaktan po niya ako, pinalo po niya ako ng walis tingin sa binti po. Malakas po ang loob niya muna kayo dahil po sa meron po siyang mga sinasandalang sandalo. Sabi mo, ginatawa po siyang mga pananakit, inaarelo po lang ng sundalo, kaya po paulit-ulit po siyang umuuli. Natakot po kami dahil po siya ay may mga gamit. Hindi po namin alam kung yung legal o illegal po. Ngayon ito lang po isang gabi, may pumunta po sa amin. Tinatakot po kami na kapag tinabla po namin si Kuya Bombay, kukunin po niya yung papa po namin, dadalhin po doon sa kabilang kampo. Gusto po nila kami po yung umalis, sila po yung doon sa lugar po namin. Jenny, tapatin mo nga ako, ang kapatid mo ay surrendery dati ng NPA, tama? Apo, sir. Totoo po yun. At naging asset siya ng Army. Apo, sir. Galit ang mga NPA pag magaganyan, ginaganyan yan pag nalaman. Apo, sir. So ngayon, ano ang gusto mong gawin ko? Anong hiling mo? Ang gusto ko po, sir, talaga, umalis na lang po sila dun sa harapan po namin. Lumayo na lang po sila dahil araw-araw po, sir, may pumupunta po na kung sinong Poncho Pilato na nakamotor. Natatakot ka, Jerry, na hindi mo alam na baka itong si alias Norman na kapatid mo ay pwedeng gantihan ng mga dati niyang iniwang kasamahan. Opo, sir. At yung mga iniwang kasamahan ay mga dating NPA. Apo, sir. Na siya ngayon ay asset ng Army. Tama? Apo. Ito ba'y pag-aaligid sa bahay ninyo dahil nakaabot ang sumbong dahil sinaktan kayo? Opo, sir. Yan po ang dahilan po, sir, talaga. Iyan ba'ng dahilan kung bakit pumunta ka ng Maynila? Kasi ayaw mo malagay sa alanganin? Opo, kasi sir, natatakot po ako kasi po may anak po akong dalawa po, sir. Tsaka po yung mga magulang po namin ay senior citizen na po, sir. Ano bang ginagawa nitong kapatid mong si alias Norman? Umaalis po siya, sir, kapag meron po siyang lakad na pinapatawag po ng mga Army po. Pag meron po silang pupuntahan, pag meron po silang lakad, pinapatawag po siya. Minsan po, 5 days po siyang wala o kaya 3 days po siyang wala. Nawawala siya dahil ginawa na siyang asset. Apo, ginawa na po siyang asset. Sa pagiging asset po niya, naging malakas po ang loob niya na gano'n na lang po ang gawin-gawin niya. Sa amin, sinasaktan po kami. Dahil lang po yun sa, ano, sa pulasin na sinita ko po sa kanila. Bigla po niyang sinipa po yung gate namin. Tapos hinampas na po niya ako ng walis ting-ting sa binti ko po. Sila ba'y may dalang baril nung sila'y bumisita sa bahay ninyo? Di, wala naman po, sir. Basta po nakapatig po sila. Una pong hinanap, sir, yung papa ko po. Ang papa mo? Bakit daw hinanap ang papa mo? Yun po yung hindi po namin alam kung nagkunwari na po na sundalo yun. Mga 12:30 po ng tanghali, nung Tuesday po, ano po, may pumunta po sa bahay. Sabi daw po, pumunta daw po si papa dun sa kampo po sa Kabuluan. May pag-uusapan daw po kasi ang may nagpakilala po na lalaki doon kay Papa na yun daw pong pangalan ni nang hanapin doon sa kampo. Pagdating po doon ni Papa, 3:30 po, pumunta po sila doon. Pagdating po doon, wala naman daw pong ganitong pangalan doon sa kampo. Alright. At hindi daw po yun kilala. Hindi kilala. Yung sinasabing handler nitong si Norman. Opo. So tatanong ko sa iyo, si Norman ba hinanap ng mga nakapatig? Nandun po siya, sir, sa bahay niya nung nangyari po yun. Nakikinig. Hindi ba nila alam na si Norman nasa bahay nila? Si alam Norman po nila, ba? Sir. Ha? Alam po nila na nandun lang po. Kasi bakit mo nasabing alam nila? Bakit? Lumabas po namin, sir, yung CCTV po nakita po namin na nandun po si Kuya rin sa labas nung gate po nung dumating po yung mga tao at nakipag-usap pa po siya. Okay, sige. Ganito na lang siguro, Jenny. Anong gusto mo mangyari?
Umalis na lang po sila doon, sir. Sila kuya po, doon po sa bahay. Kasi hanggang ngayon po, hindi po umuwi doon ang magulang namin sa takot po sa pagbabanta okay. po nila. Gusto mo bang makatabla? Po? Gusto mo bang makatabla sa kuya mo? Ipalalapa ko ang kuya mo doon sa mga taong pinanggaling na nilayasan niya? Ay, wag naman po ganun, sir. Wag ganun. O sige, kinausap kong kuya mo. Alam mo ba? Apo. Pakinggan mo itong pag-uusap na pag-uusap ko kanina. Buisit ako sa kapatid mong si Norman. Ito, hinato yung kapatid mo. Sabihin, may karapatan kang magalit, may karapatan kang manghataw ng kung anong hahatawin mo dyan sa kapatid mo pagkatapos ibubuntun mo ang sinsi sa magulang mo dahil hindi ka inawat. Anong kinalaman ng magulang mo ang magulang mo, hindi makikialam yan kasi siguro natatakot sa iyo dahil pinagmamalaki mo nga na asset ka. Hindi po ako kaya sino handler mo? Sargento, teniente, or cabo? Teniente po. Ano po ako yung... Paano pag nalaman ng mga kauri mo, tapos ganyan ang ginagawa mo, sa palagay mo kaya masisigilan sila? Ma, hindi naman po. Anong gagawin sa'yo? Titigukin ka? Ako. Hindi ganoon. Iginagamit mo ang dahas eh. Kauri mo to, pamilya mo to eh. Sino bang tarantadong tinienteng humawak sa'yo? Pag mga tuwirang ka, parang akala mo nasa tama ka lagi. Mabubuy siya sa'yo kahit sa kampo eh. Kung gusto mo magamit ka ng tama, Huwag ka magpapasikat, tapos nagpapasikat, nagmamalaki ka. Sino po, wala ko sa patalang kumpulan sa ginawa pa. Pinapangaralan nga po ako, nasabi, hingin ka ng tawad sa kapatid mo. Bakit hindi ka humingi ng tawad sa kapatid mo? Ay, pagdating ko po dito, nalano po siya dito. Alam mo ba kung ano nakaabot? Ang sabi mo raw, wala kang pakialam kay magreklamo yung pamilya mo sa Tulfo. Wala raw magagawa yung mga Tulfo. Hindi naman daw abogado yung mga Tulfo. Ako po, hindi nagsalita ng ganun. Sino nagsabi noon? Gawa-gawa ng kapatid mo? Tahimik lang po ako doon. Tahimik ka lang? Imposible naman tatahimik ka. Ikaw pa, niloloko mo ata ako eh. Anong pwede mo papangako sa akin? Hindi ko lang po sila pakikialam po. Anong gusto mo? Kakausapin mo sila? Ikaw nang aayos. Sige. Ako na lang po ang maayos po. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Ayusin mo to, ha? Tawagan mong ina mo, tawagin mong ama mo. Kontakin mong kapatid mo, tawagin mo sa telepono. Huwag mong tatakutin sa susunod, okay? Umayos ka, okay? Sige. Narinig mo ba kung anong usapan namin? Mahaba yun, ha? Pinaiksi lang namin kasi ayaw namin malagay sa alanganin yung kapatid mo. Gusto ko po sana, sir, kasuhan na lang po siya sa mga pinagagawa niyo. Paano makakaso-kaso? Ang lakas nga ng loob kasi sabihin ko sa'yo, wala akong magagawang kaso dyan. Pakiramdam niya kasi may asset siya ng army. Pag ako nabuisit sa kapatid mo, baka magsisi ka. Pakinggan mo ako, kinausap ko ang kapatid mo. At sinabi ko sa kapatid mo, huwag mo akong pilitin, ilantad ang mukha mo para makita ka ng dati mong nilayasan na mga samahan. Hindi ko estilo yung sasampahan ng kaso. Ano yung grupong iniwan niya? Sabihin mo sa akin. Ay, yung grupo po. Yung mga NPA na nga po, sir. Kami na nag-usap. Sinabi ko, ipalalapa kita sa susunod. Nagmakaawa. Sabi niya, huwag na po, sir. At nangako ang kapatid mong kakausapin ka. Okay po. Hindi maganda yung usapan namin sa telepono. Alam niya. Ang sinabi ko sa kanya, huwag mo akong turuan na mabuisit sa'yo, ipalalapa kita doon sa tao, mga samahan mong nilayasan mo na ngayon mapang-abuso ka. At yung mga nandun, kuminsan sa mga kabundukan na yan, sila yung kabilisan kumikilos kapag may nakita silang hindi tama. Nakuha mo ba ako? Opo. Sila yung tumatabla. Tatawagan ka ni Norman. Kaya lang sabi ni Norman, wala raw siyang telepono mo. Pwede ko bang ibigay ang telepono mo? Sige po, sir. Tawagan. At pagkatapos itetext namin, tawagan siya, tawagan ka at sabihin sa iyo na hindi ka niya pwedeng galawin. At ganun din sa nanay mo. Kapag hindi niya tinigilan, lalabas ang mukha niya, mananawagan na ako dun sa kabundukan ng Camarines. Apo. Ipalalapa ko siya. Yan ba ang gusto mo? Yan ba ang gusto mo? Hindi pa po, sir. Ayun. Dugo mo pa rin yan, kuya mo pa rin. Apo. Alright?
Apo. Alam ko naman, masakit din sa'yo yan dahil dugo mo yan eh. At hindi mo rin gusto Apo, makita sir. Na sa kahon niya. Gusto ko lang po matuturuan siya ng leksyon, sir. Na hindi lahat kaya niyang saktan. Kaya nga ako gumawa ng hakbang. Naintindihan ko. Pero nakikita ko sa'yo, mahal mo pa rin ang kapatid mo. Kahit ganun ang ginawa sa'yo. Dugo mo yan eh, hindi Apo, ba? Opo, sir. Okay. Sige na, huwag ka nang umiyak. Nakikita ko naman sa'yo, mahal mo pa rin ang kapatid mo. Okay? Mahal mo pa rin si alias Norman. Ang si alias Norman naman, takot na takot din sa banta. At sinabi ko sa kanya, mamili ka. Ipalala pa kita. Ilalantad kong pagmumukha mo para yung mga tinalikuran mo, tutugisin ka. Ang mali mo, naging asit-asit ka ngayon. Eh kung sana siya nanahimik na lang sa isang lugar at hindi siya nagsasalita, nagtatrabaho na lang siya, at sa halip, nagmamalaki tong putok sa buhong kapatid mo. Kaya ako sinasabi sa'yo, baka kasi galit ka lang ngayon, pero pag nakita mo na ang kapatid mo, malalagay sa alanganin, kapatid mo pa rin yan, tama? Opo, tama. Hindi mo pa rin, hindi mo gustong makita ang kapatid mo, nalalagay sa alanganin na, kumbaga, hindi mo na siya makakausap. Kasi iba yung lingwahe ng mga dating samahan na iniwan pagkatapos tatraidorin mo, yan ang kapatid mo. Opo, tama po. Papatawad mo bang kapatid mo? Sa isang kondisyon po, sir. Anong kondisyon? Aalis po sila doon sa harapan po namin. Well, sasabihin ko yun, makakarating, okay? Opo. Alright, huwag ka nang umiyak, okay? Sige ha, okay? Sige, makakarating yan. Mapaparating ko sa kanya para hindi ka na saktan at para tumilo na siya. Para na rin po sa matahimikan namin lahat, sir. Sige, okay. Oh, relax ka na, ha? Okay? Apo. Alright, sige. Kami nang bahala, okay? Apo, sir. Okay. Higit sa sumbungan, embestigahan, at anumang reklamo tulad nito, ginagawa natin ang solusyon na kuminsan kakaibang solusyon, pinapipili natin. Kung anong napili mo, yun ang kahihinatnan mo. Pambansang sumbungan, bitan!